Alright, so nagbabalik tayo sa ating violin tips and tricks. And for today's video, since bagong taon na nga, no? Pag-usapan natin yung mga essentials na kailangan mo if you're starting out your violin journey ngayong taon na to, no? So, marami tayo na experience last 2020 na medyo talagang nag-shift na, no? Lahat. Naging online na lahat. So, ano pa ba yung mga kailangan mong bagay, no? When you want to learn the instrument right now, no? And especially ngayon nga, na talagang naging part na yung technology ng day-to-day life natin. So, ano ba yung mga essentials na pwede mong isama sa mga kailangan mo when you're learning the instrument? So, first of all, ano ba yung mga kailangan? So, unang-una, kailangan mo ng violin. So, kailangan mong bumili ng violin. So, meron tayong videos, check nyo na lang din sa playlist ng Violin Tips and Tricks kung ano yung mga kailangan nyo tignan. Basta, kailangan nyo ng decent instrument at your size, no? Especially kung medyo bata-bata pa, no? Hindi pa pwede yung full size. So, you have to really check it out. Pero syempre, sa brands, wala naman akong maire-recommend na brand if you're starting out. Basta pasok sa budget nyo and playable. Yun na yun, no? Pwede nyo na siyang gamitin. As long as maayos yung craftsmanship, yung pagkakagawa niya, and yung bridge niya hindi flat or hindi sobrang taas, no? So, yun lang yung mga titignan nyo with your violin. Usually, yung mga beginner violin, kapag bumili ka, may violin na, may bow, and then, meron na din siyang kasamang rosin. Yeah, so, violin, bow, and rosin. Ito yung mga essentials na kailangan mo to start out, syempre, no? Kailangan meron kang instrumento kung gusto mo mag-aral. Yan. So, yung bow, I think for beginners talaga, okay na yun kung magkano man yung kuha mo dun sa instrument as long as gumagana siya, tumutunog siya. No? So, isa pa na pwede nyo idagdag na essentials na hindi kasama dun sa package na bibili nyo ay eto, cleaning cloth. Yan, kasi madudumihan at madudumihan ng rosin residue yung violin nyo. So, make sure you always wipe it down. Diba? Hindi mawawala dapat. Yan, lagi pa rin merong panlinis, no? Kaya, yan, lagi dapat laman ng case nyo. Another thing is, wala nga lang ako dito, if you need it, is to have your own shoulder pad or shoulder rest. Para hindi kayo mahirapan kung medyo alam nyo na sa sarili nyo na medyo mahaba yung neck nyo or medyo nakababa yung shoulders nyo. So, I think it's better to get it in advance na, no? Especially kung talagang ganun nga, masyadong mahaba yung neck, no? Kasi for me, kahit na medyo pumayat-payat tayo, eh parang okay pa rin na wala akong shoulder pad. So, hindi ko siya kailangan, kaya wala ako nun. Pero, if you think you need one, grab nyo na din, no? No, so yung iba rin naman na mga beginner violins, may kasama na rin siya nun. And kung bibili pa lang kayo ngayon, hanap na rin kayo ng may kasama para sure, no? Kasi madali na maibenta kung hindi mo na siya gagamitin. And it's better to have it than not, no? Yan, so violin. Ano pa ba? Ngayon, sabi ko nga, meron na masyado ng naka-ingrain sa technology, eh, no? So, I would totally suggest for people, no, to have some sort of tablet, no, para makatipid din kayo sa photocopy, sa papel, sa mga scores, no. So, it doesn't need to be an iPad, basta usable, kahit yung murang tablet lang na medyo malaki yung screen para talagang makikita mo, and have the essentials na mga apps, no. So, ano ba yung mga essential apps na pwede nating makonsider? So, unang-una, you have to have a PDF viewer, no? So, kahit anumang inaaral mo, yan, kunwari, nag-aaral ka etudes, so, yun yung kailangan mo kung magta-tablet ka, no? Kailangan may PDF viewer or music book reader, yung mga ganun na mababasa mo yung pyesa mo. Siyempre, yun yung number one dahilan kung bakit ka magkakaroon ng tablet. Diba? So,
Siyempre, hindi mo pa rin naman natin sasabihin na papalitan niya yung mga libro mo, pero mas madali kasi itong dalin kahit saan, handy. No, hindi mo kailangan mag-print ng ganyang kakapal na libro para lang lahat na repertoire na tutugtugin mo, di ba? So, madali. And siguro, if you can get a stylus na madali rin pang sulat dun sa tablet mo, whatever your tablet might be, yun, sama mo na rin yan. And another app, if wala dun sa ano sa score reader mo, is of course metronome. So ito, built in na siya sa Fourscore na ginagamit ko. So malaking bagay yung meron kang metronome when you're starting out, kasi talagang makikita mo lahat ng kailangan mo when it comes to the beat, di ba? Yung rhythms mo may improve pag gumagamit ka ng metronome. Pero syempre may tama ang paggamit niyan. And then siguro a tuner as well. So ito may built-in na kasi yung Fourscore, eh, di ba? Ayun, di ba? Tumutunog siya. So if you have a tuner, it's better para mas madali na rin sa pag-tune ng instrument, no? Basically, yun yung main use of a tuner is to tune your instrument. Meron din yung ibang mga beginner violins na may free tuner na rin, pero maganda kung meron ka ding app, diba? Basta you don't have to pay for these things naman, no? Kung meron kang lumang tablet lying around, pwede na yun. Downloadan mo lang ng metronome app, tuner app. And if meron ka ding keyboard app, no? Kasi yung keyboard ko nasa phone, nagigamit ko para record. Pero keyboard app para madali mo natitipa-tipa yung mga notes. And also, if possible, yung tuner na may drone. No, yung naririnig mo yung sound para naman pa nagpa-practice ka ng scales. Pero ano pa ba yung pinaka-essential talaga if you're starting out your journey in learning a musical instrument, whatever instrument that is to find a good mentor. It's proven, it's tested. Talagang you can't go wrong with a good mentor. So find a mentor that will teach you well. Find a mentor that's credible enough. And syempre, it's not free. No, yung ibang mga bagay na banggit ko, katulad nun sa tablet, yan, libre yun. Pero if you want to invest your time and skills and effort, it's not enough to just get the best gear and do it on your own. Because learning a musical instrument is not just about the movements. No, hindi lang yun eh. It's about the ideas, the concepts, and the principles involved. Ngayon, kung wala kang idea tungkol dito, may hirapan kang i-apply yung movement. Kasi kahit anong panood mo, hindi mo siya may i-apply fully to your potential. Hindi mo mabibigyan ng... hindi mo makakamit yung gusto mong makamit. And that would lead you into frustration. Baka magkaroon ka lang ng hard feelings over the instrument. It will make you give up more easily, 'di ba? Kasi wala kang path. With a mentor, you get guidance. You get knowledge na hindi may instill sa iyo with just watching tutorials, 'di ba? Kaya lagi ko sinasabi, kahit na gumagawa ako ng mga tutorials na 'to, it's better to have your mentors. This is to supplement what you already know or apply new ideas for you to supplement in your own practice or in your own work para mabigyan ko kayo ng ideas. Pero it's better to get a teacher, no, kahit one-on-one or group lesson kung ano yung afford, no, kasi kung talagang gusto mo matutunan yon, walang ibang way to speed up your process. Kasi yung iba, nasabihin nila, 3 years na ako nagpa-practice, tumutugtog, ganyan, pero bakit ang tagal ng progress, no? Or bakit no progress at all yung iba? It's because wala namang nagtuturo sa kanila ng tama. Kasi kahit anong pinapanood mo, iba yung ginagawa mo eh. May kanya-kanya tayong body type, like yung sinasabi, di ba? May kanya-kanya tayong skills or motions, kahit na pare-pares ko sinasabi down, up, magkakaiba pa rin tayo ng pagkakaintindi doon. Kaya kailangan mo talaga humanap ng tao na magpapaintindi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, no? And ngayon nga, katulad nga ngayon, 2021 na, no? And talagang with what happened,
naging ingrained na nga yung technology, no? You can get lessons from anyone around the world. Diba? And yun nga, kung may tablet ka, or may phone ka, may internet connection ka, oh, kailangan mo nalang humanap ng pwedeng mag-mentor sa'yo. And I guess that is the most important part, no? Kahit may violin ka na, may bow ka na, may rosin ka na, lahat yan meron ka pero wala kang teacher, especially if you're starting out, wala! Mahihirapan ka pa rin. So, it's better to really invest your time and effort into getting a mentor suited for you. And para malaman mo kung attainable ba yung goals na gusto mo with learning the instrument, the violin, pero any instrument in general. And I'll end my video here. Maraming salamat po ulit sa lahat ng sumusuporta. 2021 will be full of things to come. And again, if you want to learn, no, meron akong course, nasa Udemy siya. Just click the link down in the description box. Check it out kasi very ano siya, very suited for people na wala masyadong time kasi on demand. Anytime you can watch it, you can learn a lot of concepts na talagang I dig deep and in detail ko in-explain dun sa course na yan, especially for beginners kasi kailangan ng kailangan yun ng mga beginners. And also, please do support me on all my social media platforms, no? Meron tayong Facebook page, Instagram, TikTok, and also, check out my music and podcast on Spotify and Anchor, no? All links down in the description box below. Maraming salamat again. This is Violin Tips and Tricks, and I'll see you on the next video.